Hi guys, John Taiki here. Ito yung quick tutorial guide natin kung gusto nyong i-remap yung mga controllers or buttons ng Umbernic 35XX. So makikita nyo, ako kasi nasanay ako nang nandito yung fire, ito yung jump. So by default, ito yung fire nya, ito yung jump nya sa B tsaka yung A. Gusto ko siyang gawing Y, and yung jump ko gusto ko gawing B. So ito yung tutorial guide natin paano natin maisa-isa na mababago or mareremap lahat. Unfortunately, hindi yun gagana sa stock OS ng Umbernic. So kailangan natin ng custom firmware na Garlic OS. Ngayon, itong nabili nating Umbernic, built-in na yung Garlic OS niya. So meron na siyang preloaded na Garlic OS. Need lang natin ng mag-switch ng OS. So para tayo mag-switch ng OS, punta tayo sa pinaka-options menu sa settings. Then click nyo. Scroll down nyo dun sa Switch OS. Okay, so once na namatay na siya, i-on lang natin siya ulit. Hold nyo lang siya na matagal. Mga 5 seconds. Yeah. So maglo-load na yung Garlic OS niya. Okay. So makikita nyo, switch to stock. I-back nyo lang siya yung B. Yan. Tapos, open tayo ng game. Yan, sa akin, Neo Geo. So, example tayo, yung Metal Slug. Yan. So, once nag-load na yung game, ang gagawin nyo lang is hold nyo yung menu. Yan, tapos lalabas yung mga settings na yan. Then, pipindutin nyo yung X. Yan. So, dito, pwede nyo nang i-configure yung remapping ng buttons. Punta lang kayo dito sa controls. Yan. Then, sa port 1 control. So, dito, makikita nyo, ito yung buttons natin. Yung up, down, left, right. Huwag nyo nang baguhin yan. Ang babaguhin lang natin is yung itong mga naka-auto, tsaka yung Y. So, ang gusto ko mangyari is yung B, yung Y ang magiging fire button ko. So, pupunta ako dito sa Y, i-left or right ko lang siya. Hanapin ko yung A. Yan. Then, next yung jump ko, ito, magiging B. Then, yung grenade, yung C, eto. Then, yung pangatlo is wala siya, so D yun. So, ayan. Then, back lang natin. Tapos, dito sa manage remap files, ayan. Pipili kayo kung gusto nyong i-update siya mismo sa emulator, sa Neo Geo mismo, or pwede naman na i-update nyo sa, dun sa game lang. So at atin, ang i-update natin yung sa mismong game lang. So update input remap file lang tayo. So click A. So ayan. In-input niya lang sa mismong game yung remap buttons natin. So back na tayo. Then dito, resume yung game. So ayan. Pwede na tayo mag-start. So yun, nakita nyo, yung fire button natin nasa Y na, then yung jump natin nasa B na, at yung grenade ay nasa A na. X pala. So yun lang guys, ganun lang siya kadali, no? Para kung gusto nyo i-configure yung remap buttons sa bawat game o sa bawat emulator, kailangan lang naka-Garlic OS kayo. So, I hope nakatulong to sa mga naghahanap ng configuration. Kasi ako gusto ko talaga mapalitan yung mga buttons. Then, buti may mga na-research akong site. Yun, tinesting natin and gumana naman siya. So, I hope you like it guys. And thank you for viewing. And God bless everyone.